Naman, pahingi naman ng konting explanation, ano itong reciprocal access agreement with Japan at ano ang kabuluhan ito sa buhay ng mamamayang Pilipino? Go! Unang-una ho yan, nababanggit nyo ano ba yung equivalent ng reciprocal access agreement natin with Japan. Similar ho yan dun sa visiting forces agreement natin with the United States and of course status of forces agreement natin with Australia. So ano hindi siya, Prof, sorry, hindi siya, kasi nabanggit namin ni Doris kanina, MDT, Mutual Defense, hindi siya ganun kabigat. Para lang siyang Visiting Forces Agreement. Hindi ma. Yung MDT ho, Mutual Defense Treaty, provides for an alliance relation. May commitment ho ang bawat isa na magtulungan, no? Kung magkakaroon ng manunang sigalo. Isa lang ho ang treaty ally ho natin, ang Estados Unidos, at ganun din ho ang Japan. Ang Japan ho, isang treaty ally din ho ng Estados Unidos, no? Okay, meron tayo sa Japan ho na security partnership na kumbaga na-declare ho to noong 2015, no? Limited lang ho yung coverage ng security partnership. It involves basically strengthening ho yung certain aspect ng ating sa Japan ho, more very specific ho sa Japan, yung tinatawag nating humanitarian assistance and risk reduction. Ibig kasi sabihin, alam naman ho natin, sa lapit ho natin sa Japan, no, nasa part ho tayo, tapos yung training ng Japan ho pagdating ho sa mga disaster relief operations. Ayon, Katulad ho nangyari noong 2013 ho, no? Ang laking contingent ho ang pinadala ng Japan mula ho sa kanilang self-defense force ho, pinadala ho nila, tumurong ho after ho na tinamaan ho ang Tacloban ng bagyong Yolanda po. So magkakaroon ho tayo ng status of force agreement. Pero ang term na ginamit ho natin, reciprocal access agreement, ano ho ba ang components nito, no? Unang-una, bakit tayo nagsasign ho ng, for example, sa America ng visiting force agreement, status of forces agreement with Australia, and of course reciprocal access agreement? Kasi ho, magkakaroon ho, for example, magkakaroon ng military exercise, o kaya magkakaroon ng assistance ho ang Japan sa atin, may tinamaan tayo ng matinding bagyo o pumutok ho yung vulkan. Yung presence ho ng Japanese self-defense force dito, kumbaga, hindi sila occupation forces. Inibitahan ho natin sila. Kumbaga ho, binuksan ho natin yung ating bakod at pinapasok natin sila. So they have the status ho of a visiting force there. It's not an occupational force. Okay. It is not a derogation of sovereignty. No. It is in fact an exercise of sovereignty na tumanggap po tayo ng mga bisita. So may mga magsasabi ho yan, talagang entering into any agreement in whatever form is an exercise of sovereignty. It is never a derogation of sovereignty. So dahil pinapasok po natin sila dito, bibigyan po natin sila ng legal guarantees. O bibigyan po natin sila ng legal guarantees. So pag may nakamit na crime ho, unang-unang aspeto ho niyan, katulad ng any status of force agreement, yung krimen ba ang nagawa dahil ho kasi nagkaroon ng aksidente, dahil merong operation na nangyari, merong Pilipino na nasagasaan, pero ano. So, kumbaga, pag-uusapan yan kung paano isa-settle. Pero let's say, yung crime ho ginawa after the military exercise, ibang usapan na yan. Opo. Prof, yan po bang ganyang pagkasunduan na pinasok natin with Japan, yan po ba magiging kumbaga ay parang deterrent doon sa mga harassment na nakukuha natin sa China? Hindi ho, kasi hindi naman alliance yan eh. Hindi yan pero, alliance eh. Pero okay, sabihin ho natin, hypothetical situation ho natin, sabihin ho natin nag-decide ho ang ating Pangulo na escortan ho yung ating resupply vessel yan sa Ayungin Shoal. O, pwede yan? Humingi ho tayo ng tulong sa Amerika. Amerika, walang problema ho. Kasi kung meron na mga pwersa sila dito, they're covered by the visiting force agreement. Correct. Ang issue sa Japan. Paano ko pag may mga, sabihin natin, humingi tayo ng tulong sa Maritime Self-Defense Force o let's say, sabihin natin, sa Air Self-Defense Force. So, doon ho pumapasok yung importante na reciprocal access agreement. Yung mga Japanese forces ho na ibibase ho rito, covered ho sila itong reciprocal access agreement. At ito ho ang elemento na that makes yung reciprocal access agreement natin with Japan different from let's say sa Australia or Estados Unidos. Yung factor ho ng geography. Kasi ho, yung visiting force agreement ho natin sa Estados Unidos, it also covers Filipino forces. Kaso, because of the geography, yung distance natin, let's say even sa Guam,
or sabihin natin sa Hawaii or even California, napaka kumbaga mabigat ho sa Armed Forces of the Philippines natin ng pagpadala, let's say, ng isang batalyon, no? Yung logistic requirements ito, lalo na of course sa Australia, medyo malayo rin ho. Pagdating ho sa Japan, napakalapit. Oo, malapit. So yung malaki ho yung possibility ho na pwede ho talaga tayong magpadala ng mga batalyon, even regimental size units ng armed forces natin sa Army, sa Marines, para ho mag-conduct ng large-scale military exercise, sabihin ho natin sa even mainland Japan o Okinawa. Opo. Pero, so hindi yan, Prof, hindi yan yung tipong pwede ba tayong magpaalalay sa Japan? Paki-guide mo nga kami, escortan mo nga kami, pupunta kami dun sa VRP Sierra Madre, body-body tayo. Hindi siya ganoon, hindi ganong klase ng kasunduan hindi ito. Hindi ho yan. Okay. Just in case we decide that on that matter, kasi yung madidiscuss ho yan dun sa 2 plus 2. Meron ho tayong 2 plus 2 with Japan. Yung defense and foreign ministers natin na may 2 plus 2, or pwede ho yan maging multilateral. Icha-channel ho yan sa Mutual Defense Board. Kasi ang significance ho yan, hindi lang ho sa aspeto ng geography, Japan, of course, ho, ang tinatawag nating, kumbaga, sabi ng mga, it's the cornerstone of US military presence in the region. Oh. Nandiyan ho nakakonsentrate. Saka, of course, yung relationship ho ng Japan at Estados Unidos, ho, napaka-close ho talaga. Correct. Kumbaga, in fact, makikita ho natin na meron ho tayong trilateral, yung trilateral security summit na nilagdaan ho natin last April. Estados Unidos, Pilipinas o Japan. Opo, so kumbaga, nag-close na yung triangle. Opo. Those two security partners could, of course, conduct large-scale military exercises with the Philippines. Okay. Hindi kaya lalo na namang mapikon ang China at magsabi na talaga iniinis nyo kami, Pilipinas, ha? Kayo talaga, mo kami, ha? Kayo talaga ang nag-uumpisa ng kaguluhan, eh. Una ho, Kadoris, sovereign country ho tayo. Hindi ho tayo tributary kingdom ng China. Kung mainis man sila, magalit sila, problema na nila yun. Hindi natin problema yan. Correct. Tama. Yun. Ganyan yung attitude natin, eh. Yung China ho, nagpapadala ho sila ng monster Coast Guard vessel. Hinaharas ho nila yung ating mga kasundaluhan ho sa Ayung Shoal, na isa naputulan pa ho ng daliri. May pakialam ho ba sa atin ng China? Iniisip ho ba ng China na naharas ho tayo, nasasaktan ho tayo? So, let's give the Chinese the same treatment. Kung ganyan nyo kami tinatrato, ganyan din namin kayo gaya. Kung hindi kayo sensitive sa aming national sensitivity, hindi nyo tinitake into account, then we will return to you the favor. Di ba? Tama. Oh. Prof, isa na lang, bago ka namin pakawalan. Kasi yung mga ordinaryong mamamayan, nagtatanong yan na, totoo kaya yung mga sinasabi, halimbawa ni Senator Aimee, na may nakaumang na mga missile, any moment pwede tayo. Di ba nakakatakot, partner, sa ordinaryong mamamayan? Sa basa mo, Prof, gagawin ba ng China yon? Titirahin, gigirahin tayo any moment from now? Mm-hmm. O hindi naman? Ito sagot ko sa iyo, Calvin, no? Kausap ko ho yung mga ilang nating mga ranking officials ho ng Armed Forces of the Philippines. In fact, naaawa ho sila kay Senator Aimee Marcos po. Kasi ho, no military organization would ever reveal its war plan and for battle plan. So, di po ba? Bakit nyo i-reveal? Kasi pag ni-reveal nyo ho yan, unang-una, mag-iisip na ng countermeasures yung kalaban nyo. Katulad na ho, nag-react ho si maganda ho yung reaction ho ni General Romeo Browner. Di ha-harden natin yung mga EDCA sites. Di po ba? So, ayan ho, lalo na ho ang People's Liberation Army, napaka-secretive ho niyan. So, there's a question ho, kung ni-reveal ho ba talaga ng sikreto ng People's Liberation Army yung hypersonic missiles o ginagamit lang ho ating senador ng mga Chino sa kanilang massive influence operation ho dito, para takutin po tayo. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.